Good day to everyone. This is Pastor Dan Lopez of Send the Light Ministries, and I would like to invite you to our new online program entitled Learn Theology. If you want to understand more about the fundamental Christian doctrines and be equipped for a more effective Christian witnessing, join me in studying the Bible every Saturday at 3 o'clock in the afternoon via Facebook Live here at the official Facebook pages of Send the Light Ministries San Pedro Laguna and of Light in Jesus Evangelistic Mission Church International. This program will be aired and produced by the Light in Jesus EMCI online radio program. Thank you very much. See you and God bless. Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang programang Learn Theology na hatid sa inyo ng Send the Light Ministries at ng Life in Jesus Evangelistic Mission Church International Online Radio. Tayo po ay napapanood via Facebook Live every Saturday po alas 3 ng hapon. So kung kayo po ay interesado na makapakinig po ng mga turo about po sa theology, na kung saan makatutulong sa inyo para malaman nyo kung paano ba unawain at ituro ang salita ng Diyos. This will be a very good platform and also venue para sa bawat isa para maintindihan po natin ng malinaw ang salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Lopez ng Send the Light Ministry San Pedro and Las Piñas na maghahatid sa inyo palagi ng mga katuruan patungkol po dito sa subject na theology. So, by the way, no, tayo po ay nakatatlong lessons na nung mga nakaraan. So, this will be the fourth session starting po nung tayo po ay nag-umpisa sa programang ito. Lubos po ang pagpapasalamat natin sa Panginoon dahil patuloy na tapat siya sa ating buhay at nabibigyan tayo ng mga pagkakataon para makapagsama-sama kahit po sa panahon ng pandemya para mapag-aralan ng salita ng Diyos. So we will maximize whatever resources we have right now na magamit po natin para po sa kaluwalhatian ng Panginoon at higit sa lahat para tayo po ay matuto ng salita ng Diyos, makapamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. So sa tulong po ng programang ito ng Learn Theology, I hope na matutulungan po natin ang mga Christian believers, ang mga kapwa po natin mananampalataya dito po sa Christian community, na kayo po ay magkaroon ng systematic at organized na pag-aaral ng salita ng Diyos in a basic way through online classes na kagaya po nito. So, ipag-pray nyo po na magpatuloy yung ating pong programa at magkaroon po ito ng lalo pang development. And we will try our best, no, na mapaganda pa po yung mga serbisyong ginagawa natin, spiritual at biblical para po sa bawat isa. Nang sa gayon, kahit tayo po ay nasa kanya-kanya natin mga tahanan, ay maihahatid po namin sa inyo ang salita ng Diyos.
So, magandang hapon po sa inyong lahat at of course, binabati po natin ang lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon from Sendalight Ministries San Pedro and Las Piñas. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. I hope na kayo po ay safe sa inyo pong mga tahanan ngayon at kung saan man kayo naroon, panalangin ko po na sa inyo pong patuloy na pagsubaybay ay lalo pa kayong baguhin ng Panginoon at lalo pang mag-improve yung ating pananampalataya sa Kanya. Ganun din naman po sa ating pong kapartner po na church, Life in Jesus, Evangelistic Mission Church International, sa lahat po ng mga members ng LIJ na nakikinig at nanonood. Magandang hapon po sa inyong lahat. It's an honor to serve God with you, mga kapatid. At ganun din po sa ating pong mga kapwa mananampalataya, mga other Christian believers po na nanonood po ngayon from other local churches, you are also very much welcome po sa panonood dito po sa ating Facebook Live. Ganun din po, binabati rin natin yung mga bago pa lamang po nakakapakinig. Don't worry, kung kayo po ay nasa pang-apat na nating session, ay meron po tayong mga replays. Mga replay po ng mga previous videos natin. Makikita nyo po yan dito sa ating Facebook page kung saan pinapalabas po itong programang ito. Later on, kung meron po kayong mga tanong, meron po kayong mga greetings, no, you can comment dyan po sa ating chat box. No, comment nyo lang po dyan. I hope na makapagbigay po kayo ng inyong mga reactions din, no, para po ma-recognize po yung inyong presence sa ating pong programa na ito. And kung meron po kayong mga prayer requests and even questions about the Bible or meron po kayong mga nais na message na ibigay sa amin, you can send us a message, no, through the contact details po na nakalagay po dyan sa inyong mga screen. So makikita nyo po dyan later on sa ating pong screen yung ilang mga contact details. So with that, mga kapatid, I especially thank LIJ EMCI Radio Online for accommodating us and producing this live videos po na atin pong binibigay every Saturday. Hopefully, magkaroon pa po tayo ng ilang mga programa para po ma-produce din po ng Life in Jesus at makapag-share po tayo ng salita ng Diyos in a different way. So with that, mga kapatid, samahan niyo muna ako sa isang panalangin bago po tayo magpatuloy sa ating pong mga lessons. Let's pray. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, salamat pong muli sa araw na ito na muli mo kaming pinagsama-sama at muli na naman po kami makatatanggap ng mga pagpapala mula sa inyong mga salita. Dalangin ko po, Panginoon, na tulungan mo po kami maunawaan ang mga bagay na kung saan nais mong malaman namin mula sa iyong mga mensahe. At sa pag-aaral po ng theology, O Lord God, ay mapuno po ang aming puso at isipan ng mga bagay na kung saan magdudulot sa amin para sambahin ka lalo, Panginoong Diyos, papuriyan ka lalo, paglingkuran ka lalo, Panginoong Diyos, at higit sa lahat magbago po yung aming buhay. Pagpalain mo po lahat ng mga nakikinig at nanonood, nawa po, sa tulong ng iyong Banal na Espiritu ay maunawaan po namin na malinaw ang lahat ng aming mga mapapag-usapan ngayon pong hapon. Pagpalain mo rin po, Panginoong Diyos, ang Sendalight Ministries and Life in Jesus sa patuloy na paggamit sa mga ministeryong ito na maiatid ang iyong mga salita sa mga paraan na kagaya po nito. Nawa po, sa mga bago rin pong nakikinig, maging interesado po sila, Panginoong Diyos, na lalo pang humusay, Panginoon, sa pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Upa na sa ganyan, anumang oras po sila tawagin, ay magamit mo po sila, Panginoon, ng epektibo at malinaw nilang maipapahayag ang salita ng Diyos sa mga taong nangangailangan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Ngayon po, mga kapatid, ay tayo po ay nasa pang-apat na po na session, no? At last time, I've given you the orientation kung ano po yung mga mapapag-usapan natin sa theology. Kaya po, learn theology because the task po ng programang ito is to present to you the basic teachings po about the fundamental Christian doctrine. So kung kayo po ay mga nade-develop po ng mga Kristiyano at you are growing Christians, this is a very good way para po matutunan nyo po yung mga basic po ng mga doktrina sa Bible na dapat handa tayong ituro at handa tayong sagutin yung mga tanong patungkol sa Bible.
So, pakinggan nyo po ng maigi yung lahat ng mga lessons na inilalatag po natin every Saturday. And kung meron po kayong mga notebooks, no, ballpen na katabi dyan, mga Bibles, no, you can open that and also use that para po makapag-take down notes kayo yung mga importante pong na natututunan nyo mula dito po sa lesson natin. So, every Saturday po, huwag nyo po kalimutan. Mag-invite din po kayo ng inyong mga kaibigan, kamag-anak, no, mga katrabaho na nais nilang matuto sa salita ng Diyos. You can share this Facebook Live po sa kanila online. So, tayo po ay mag-start na sa ating pong ika-apat na session ng Learn Theology. So, ayan po. Share ko lang po yung ating presentation for today. Ang ating pong topic ngayon is still nasa theology proper pa rin po tayo. Ang meaning po ng theology proper is doctrine about God. Mga pagtuturo po ng Biblia patungkol po sa Diyos. So, sino ba ang Diyos? Ano ba ang Diyos? Ano ang mga ginagawa ng Diyos, no? At ano yung mga kanyang karakter? So, last time ay nakapag-discuss na po ako ng mga ilang topics about theology proper because we know that theology, marami pong mga branches yan. But one of the branches po na pinag-aaralan sa theology ay theology proper, specifically about the doctrine sa Panginoon, doctrine about God. So, yung Diyos po na lumikha ng lahat ng bagay. So, tingnan po natin, no? Ano ba yung mga scope na na kung saan na topic na natin at hindi pa natin natatakil. So, last time, I've discussed already the knowability of God, no? Pwede ba siyang makilala? Yes, that's possible. Nagpakilala po ang Diyos at pwede natin siyang makilala. We have also discussed the existence and nature of God. So, last week po yan, na-discuss ko na rin po yung paano po natin malalaman kung totoo ang Diyos at nag-exist ba siya at ano yung kalikasan ng Diyos. Siya ay espiritu, perfecto, no? Iisa lang po ang Diyos, no? At higit sa lahat, personal po na Diyos ang ating pinaglilingkuran. At ngayon naman po, no, ang aking task is i-discuss sa inyo yung names of God. Ba? Pastor, marami palang pangalan ng Diyos. Yes, mga kapatid, kapag nagbasa po kayo ng Bible, doon yung makikilala na ang Diyos pala ay maraming pangalan. Iisa lang po ang Diyos, pero marami siyang pangalan. What's the point? Bakit ba kailangan natin pag-aralan ng pangalan ng Diyos? Ano pong importansya niyan, Pastor? Bakit kinakailangan natin pag-aralan kung sino, mga pangalan ng Diyos? Ito po yung ihatid sa atin ng discussion na ito. So, makinig po kayo maigi, huwag po kayong aalis, no? At sundan niyo pong maigi yung ating mga mapapag-aralan. And by next meeting, hopefully matapos po natin itong theology proper because next meeting, we'll be talking about the works of God, the attributes of God, and the persons of God, which is the doctrine about the Trinity. So ayan po, sana matapos nyo to para ready kayo. No? Anytime na may magtanong sa inyo at magtuturo kayo about kay sa Panginoon, no? Magtuturo kayo about God, no? Ay malinaw nyo pong maipapaliwanag ito gamit po ang salita ng Diyos. So, ano po ba ang ibig sabihin ng name? So, of course, balikan po natin. Sorry. Yan. So, of course, dito makikita po natin, ayan, according to Webster, no, name is defined as that by which a person or thing is known. Ano po sabi ni Webster, no, sa dictionary, according to Webster, name is defined as that by which a person or thing is known. So, para makilala mo or ano yung pagkakakilala niya, napaka-importante po ng pangalan, no? Pero sa Panginoon, pag nalaman po natin yung name, ay hindi basta-basta lang na para tawagin ka, no? Sabi nga nung kasabihan pinakamasarap daw na pakinggan sa ating tenga yung tawagin tayo sa ating pangalan. Pero sa Panginoon, hindi lang basta-basta na may pangalan siya. Meron pong purpose bakit kinakailangan nating alam yung pangalan niya because that will also help us paano po lumalim at lumapit yung relasyon natin sa Kanya. So, ganun po ka-importante ang pangalan. Ngayon, sa Hebrew po, no, sa Hebrew thought, kasi tayo, Western thought, usually, naging kalakihan natin, Western thought, yung mga Greeks. No? Sa Hebrew, iba yung kanilang pag-iisip o yung paraan ng pagbibigay ng mga meanings. No? Kaya nga po sa Bible, mapapansin nyo,
pag nagbibigay sila ng pangalan, let's say, binigyan ng pangalan si Abraham, binigyan ng pangalan si Isaac, no? Si Jacob, iba't iba po yung mga paraan pag binibigyan sila ng pangalan at may ibig sabihin po yun. Hindi po basta-basta na sila binigyan lang ng pangalan kasi magkahalo yung pangalan ng nanay at tatay, hindi lang ganun. Meron pong kinalaman yun sa mga pangyayari o may kinalaman po yun sa Diyos, no? Example, yung pangalang Daniel. Yung Dan, ibig sabihin ng Dan, yun po yung pangalan ko, justice or judge, di ba? Judge. Pero meron po nakadugtong na L. O, ang ibig sabihin po ng L, mamaya, i-discuss din natin, God. So pagka tinrestate po natin, God is my judge. Yun po yung Daniel. No? Daniel. Kaya importante po yung pangalan malaman natin because there is what we call, sabi dito, Hebrew thought of names as being revelatory. O, meron pong mensahe yan. As disclosing some attribute or characteristic of the person name. Not only, mga kapatid, yung pagtawag natin, paano natin tatawagin yung Diyos, kundi ang importante po dito ay alam natin paano natin siya i-address at anong katangian ang meron ng Diyos na kailangan natin sa ating buhay. Kasi bakit? Kaya nga po ang Diyos, may pangalan siya because yung mga names po na ito ang magbibigay sa atin ng idea, no? Na ang Diyos pala talaga ay capable na ibigay lahat ng pangangailangan ng lahat ng aspeto ng ating buhay, no? At ano yung activities ng Diyos? Ano yung kayang gawin ng Diyos, di ba? Yun po yung para nagde-describe sa kanya ano yung mga kakayanan niya para sa ating buhay. Kaya po mapupunan yung mga pangangailangan natin kapag alam natin yung pangalan niya. We know how to address God. At the same time, we know also that he is capable. Depende po sa kanyang pangalan, no? He is capable. Kaya nga po, hindi natin kailangan ng maraming Diyos, no? Kagaya po sa mga mythology na they have many gods. Na kapag kailangan nila ng fertility, pag kailangan nila ng beauty, ay iba't ibang Diyos pa yung tatawagan nila. Dito po sa Bible, no? Nagpapakilala po ang Diyos na marami po siyang pangalan. Depende po, no? Sa ayon po dun sa ating mga pangangailangan. And we can call on God, no? Sa mga panahon na kung saan iba-iba po yung klase ng pangangailangan natin at iba-ibang klase ng area ng buhay natin na kung saan ang Diyos lang po ang kayang mag-fulfill. Yun po yung importansya ng name ng Panginoon. Example po, no, kaya sa Hebrew thought, yung Adam means of the earth or taken out from the red earth. Kaya po si Adam, di ba, ginawa siya mula sa alabok, no? Kaya Adam ang binigay sa kanya because it reveals his origin. Doon po pinapaliwanag kung saan siya galing. So napaka-importante po ng pangalan. That is also the same thing with God. Napaka-importante po na habang nakikilala natin siya, kaya po sa subject na theology, ang goal po nito makilala natin ng Diyos so that not only to memorize His names, no, bilang para makabisado natin lahat ng yan, but we know how to address God. We know the capabilities of God. We know kung ano yung Diyos o sino yung Diyos na pinagtitiwalaan natin. Napakarami niya pong mga characteristics. And mag-uumpisa po yan, mga kapatid, by knowing His names. Napakaganda po nito because in my experience, nung ako po'y unti-unti na nag-uumpisa sa pagiging Christian, pag nagbabasa po ako ng Bible, pag nakikinig po ako ng mga preaching and teaching, maraming beses po nababanggit yung mga iba't ibang pangalan ng Diyos. And hanggang sa dumating sa time na dati pag nag-worship ako, konti lang yung mga nasasabi ko, no, sa pagsamba ko sa Panginoon. Konti lang yung mga pangalan na babanggit ko sa Panginoon. Pero nung nagbabasa na ako ng Bible, nag-aaral na po talaga ako seriously ng salita ng Diyos, ay doon ko nakikilala na marami pala siyang pangalan at marami na rin po akong na-address sa kanya every time na aawit ako sa Panginoon, sasamba ako sa kanya, magpapasalamat ako sa kanya. Doon po nagkakaroon ng lalo pang malapit at intimate na relationship sa Diyos. So ganun po ka-importante ito. Kaya, names of God is very important subject sa theology. Okay, ano ba ang goal? It is the goal of theology to define as far as possible what those relationships are. No? Kaya po nag-aaral tayo ng learned theology para malaman natin bakit ba merong ganitong klaseng pangalan ng Diyos. Para malaman natin ano ba yung nais ng Diyos na malaman natin tungkol sa Kanya base dun sa kanyang pangalan. God offers His name as a personal introduction and as a window into His character. No? Ayan po yung isa sa mga
introductory way ng Panginoon para magpakilala siya sa kanyang character, no? Let's read Psalms chapter 9 verse 10, no? Let me just read to you. Ano ba ang sabi ng Panginoon dito sa Psalms chapter 9 verse 10? So kung meron po kayong mga Bible, you can also open that with me, no? Psalms chapter 9 verse 10. Ito po ang sabi, no, ng Bible. And those who know your name will put their trust in you. For you, Lord, have not forsaken those who seek you. Diba? The more na makikilala mo ang Panginoon sa kanyang pangalan, ay the more na pagtitiwalaan mo siya. At hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sabi pa dito, no, sa Proverbs 18:10, sa mga pangako ng Diyos, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and they are safe. At parang may kanta niyan, eh, di ba? For the name of the Lord is a strong tower. And the righteous run into it and they are safe. Di ba? May ganung kanta. Blessed be the name of the Lord. Yan yung magandang mensahe ng Panginoon. Because when we know God's name, meron po tayong pagtitiwalaan sa Kanya. Meron tayong confidence. And ang pangako po ng Panginoon, we are safe because we know His name and we depend sa Panginoon. So yan po, ha, yan po yung pinaka main purpose. Hindi lang po para kabisaduhin, kundi mas lalo po lumalim yung ating pagtitiwala sa Diyos. So ayan, ito po yung unang mga set of names na major po na ipinapakilala ang Diyos sa Bible. So the first kind of name, o classification ng name ng Panginoon, ay mapapansin niyo po yung merong first na word na L, di ba? L, di ba? Yung EL o yung letters na E saka L, no? Sa atin po basically, although this is not the Hebrew spelling niyan, no? Sinatranslate lang po natin sa Arabic, no? Sa alphabet natin, sorry, yung alphabet po natin, yung English alphabet po natin, ay yung Elohim. No, Elohim. Kaya yung root word niyan, pinaka root word niyan, El, 'di ba? El. Yan po 'yan, unang classification po 'yan ng pangalan ng Diyos, El. Kaya po dito sa number 1, Elohim muna ang una talagang dapat ipinapakilala kapag nag-aaral po tayo ng Bible. Elohim. That's the plural form, meaning hindi po siya singular form kasi ang singular form po ng Elohim ay Eloah. Singular form. Means, ano po meaning? Excuse. Ang meaning po ay God. No? Kaya po sa Genesis chapter 1, verse 1 to 2, diba sabi na, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ang pasimula, ang Diyos, ang lumikha. O, Diyos. Yung Diyos, ang meaning ng God ay Elohim. Plural ang ginamit. Plural. Hindi singular. Kaya po dito, ginagamit po ito sa pagpapaliwanag ng Trinity because yung Godhead, no, pag pinag-usapan natin yung Elohim na lumikha ng sanlibutan, ay plural ang pagkakagamit, hindi singular. So meaning, there is what we call an implication na ang Diyos po is three in person. Pero isa lang po ang Diyos, base po sa kanyang nature, pero ang kanyang persons ay tatlo. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kaya po Elohim yung pagkakagamit. Kasi bakit hindi ginamit Eloah? Ang ginamit ay Elohim. Because pinapakita po doon yung plurality ng Diyos. Kahit isa lang po. Okay? But later on, papaliwanag natin yan sa Doctrine of the Trinity. Pero under po ng Elohim, may mga iba't iba pong mga names na may kinalaman po dito na meaning ay God. So, unahin po natin letter A. L. So, ang meaning po ng L is it means God, God, Mighty One, Strength. So kaya po, kahit ibang religion, they are using that. Kaya yung mga kanya-kanya nilang Diyos, no? O yung mga Diyos-Diyosan, gumagamit din ng word na El. No? Kaya nga po, yung El is the basic term for God. El, it means God. Kaya po sa Deuteronomy 32:4, ang pagkakagamit po doon, El, yung Diyos ng Biblia. It signifies, ano po ibig sabihin ng El? It signifies God as the true God of Israel. No? Meaning, kapag ginagamit po natin yung word na El, no, yung name ng Panginoon na El, it signifies that isa lang po yung Diyos, siya po yung totoong Diyos ng Israel.
Okay, sa Deuteronomy. And then, El Elyon. Ang meaning naman po ng El Elyon is the most high God. Oh, from Allah, which means to ascend. Kaya nga po, even the Muslim community ay ginagamit yung Allah. No, Allah. No? Pero dito, makikita natin sa biblical way, the most high God from Allah, which means to ascend. No? Nandun po siya sa pinaka-taas-taasan. Kaya nga po, ang si Satanas, nung siya po ay si Lucifer pa, no, ay tawag doon, nung nagrebelde siya sa Panginoon, I will be like the most high. No? Gusto niya maging kagaya ng pinaka-taas-taasan. No? Ang Diyos, pinaka-taas-taasan. Kaya bukod siya yung totoong Diyos, siya yung kataas-taasang Diyos. And it signifies God as the one who saves and glorifies. Siya yung nagliligtas at siya rin po yung niluluwalhati, no? At merong mataas na karangalan. Yan po. And if you have your Bibles with you, you can read those verses para po ma-describe na binanggit po sa Bible itong mga description ng pangalan ng Diyos. Ito po yung mga Hebrew names, ha? Po galing sa salitang Hebreo, original language po ng Old Testament. Kaya mapapansin nyo po, yan. Yan yung mga verses na pinagkukuha natin ay nasa Old Testament, pero yung ilang mga paliwanag ay nasa New Testament. Ayan. Next naman po, sa under po ng Elohim, ay sorry, ayan. El Olam. No? El Olam. The everlasting God. No? It signifies the everlasting faithfulness of God who keeps His covenant and perpetual dwelling place with His people. So pag El Olam naman po, ito naman po everlasting God, meaning yung faithfulness ng Diyos sa kanyang mga pangako, no? Sa kanyang pagsama sa atin. Kaya pag nagpe-pray po tayo and we address God as the everlasting God, we know that He is faithful to His promises, He is faithful to His covenant sa atin, at palagi niya tayong sinasamahan. No? Kaya po, natutulungan din natin. Pag marunong ka sa theology and you know the names of God, mas natutulungan ka nito paano ka magpe-pray, di ba? You can address God properly because you know that according to your need, no, according to your adoration sa Diyos, ay na-address mo siya ng tama, so the everlasting God. And we also have El Shaddai. No? Hindi po ito yung isa sa mga religious movement. Ha? Ito po ay name ng Diyos. El Shaddai, the Almighty God. Pinapakita naman po, pagka in-address mo ang Diyos na Almighty God or El Shaddai, meaning it signifies na lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos, makapangyarihan ng Diyos, napakalakas ng Diyos. And next is, of course, Elkanah. No, ito po, isa sa mga magandang pangalan ng Diyos because He is the jealous God. Kahit po, no, alam natin na ang Diyos ay napaka mapagmahal niya, no, at talagang just ang Panginoon, He is also jealous. Kaya ito pong klase ng jealousy ng Panginoon, pagseselos ng Diyos, ito po yung makatwiran na pagseselos. Dahil meron pong basehan at meron pong tamang prinsipyo bakit nagseselos ang Panginoon kapag tayo po ay lumalayo sa Kanya at tayo po may mga Diyos-Diyosan or tayo po ay may mga bagay na kung saan mas minamahal kaysa sa Kanya. So ayan po yung mga names na under po ng El. These are some major, no? Although marami pa po yan, pero basic po itong tinuturo ko sa inyo para aware po kayo and you know what's the importance ng pagkilala sa Kanya as Elohim. Iba-iba po yan. El Elyon, El Olam, El Shaddai, El Kana. Another way, no, to address, no, kasi alam po natin, no, of course, hindi sa Jewish culture po kasi, hindi po nila po pwedeng banggitin yung pangalan ng Diyos. No? Sa original Hebrew po kasi, ang pangalan ng Diyos ay YHWH. No? Ang pagkakabasa po natin dyan sa Tagalog, Yahweh. Diba? Yahweh. Tapos sa ibang translation, Jehovah. Diba? Jehovah. Tapos yung iba naman, ang tawag talaga dyan, yung original pronunciation niyan, Yahuwah. No? Yahuwah. Magano, Yahuwah. Pero sa mga Jewish, bawal po nilang banggitin yan. No, may tradition nga po na kapag nire-rewrite po nila yung Torah or yung Tanakh, yung kanilang Bible, no, nire-rewrite nila yan, o kaya sumusulat sila ng about sa commentary, and then nasulat po nila yung pangalan ng Diyos na Yahweh or Yahuwah, pagkasulat po nung puputulin po nila yung ginamit dun kasi ganun kabanal yun at bawal nilang sabihin. Kaya ano na lang yung babanggitin nila? Dito po papasok yung pangalawang pangalan ng Diyos na
classification. Ito po yung Adonai. No, kaya most of the Jewish people, no, yung mga Hebrew people, ang ginagamit po nila na mga na term para i-address ang Diyos ay Adonai. No, it means Lord, Panginoon, Master, Lord, Master, Ruler, or Owner. Yan po yung basis natin, Genesis 15:1-2. At yan po sa Old Testament, pag Adonai. Diba? Kaya nga po may kantang, Baruch haba, Bishem Adonai. Yan, blessed is he who comes in the name of the Lord. So, yung Lord po, instead na Yahweh ang gagamitin nila, ang ginagamit po nila is Adonai to address ang Panginoon. Sa New Testament, ang translation po niyan ay Kurios. No, Kurios. Ang meaning po ng Kurios ay Lord, Master. So sa New Testament po. It signifies that God is the Master and Owner of everything. Siya po yung pinuno, Panginoon, at may-ari ng lahat ng bagay. To imply that we need to obey them, to obey him. Sorry po, no? Sa slide. Wala po yung to obey him fully. Kaya po pag Lordship ang pinag-uusapan, the best name po na ina-address natin sa Diyos ay Lord. Diba? Adonai. O sa New Testament, Kurios. O Kurios. Yan. Ngayon, nakakadalawa na po tayong classification. No? Elohim, Adonai. No? And then we go to the third. Ito naman po yung pinaka-personal name talaga ng Diyos. Ito talaga yung kumbaga sa mga Hebrew, hindi po nila to pwede basta banggitin at i-pronounce. No? At ang pangalan po na yan ay Jehovah. Pero ang original po niyan sa Hebrew ay YHWH, no, yung Yod, Hey, Vav, Hey. No, sa Hebrew, Yod, Hey, Vav, Hey. Sa Hebrew kasi baliktad yan. Mula po dito sa kanan, pakaliwa ang pagsulat nila. No, pagbasa pala, pagbasa at pagsulat mula sa kanan pakaliwa. Like tayo mula kaliwa pa kanan. So kung babalik tayo natin yan sa paraan natin, HWHY o Yahweh. Pero ang pag pinronounce mo talaga yan, ayon sa Hebrew, Yahuwah. Yahuwah. Yahweh naman sa Tagalog sa atin. Is the personal name of God in His relationship with us as a Redeemer. Kaya po yan, ginamit talaga ng Panginoon sa Exodus, di ba? Kaya, di ba, madalas niyang binabanggit yung I am that I am. Yun po yung ibig sabihin nun, I am. Kaya present tense, no, I am. Kasi ang Diyos, relational God siya. Yun talaga yung personal name niya. At saka, I am that I am. Kasi kahit anong areas ng buhay natin, He is the great I am. Yun po yun. Kaya Yahweh, Yahuwah, Jehovah, whatever it is, nagiging dispute din po ito sa mga religion because even the pronunciation ay pinag-aawayan. Pero whatever it is, there is a personal name of God na nagsisignify that He is a relational God na tumubos sa atin mula sa ating mga kasalanan. So, ang pinaka-short term po na to, abbreviated is Yah or Jah. No? Pagbasa po talaga Yah kasi walang J sa Hebrew. No? Sabi po yung Psalm 68:4. Kaya po pag naririnig natin God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob, no, yan po yung tinutukoy na Yahweh or yung Jehovah, Yahuwah, personal name ng Diyos. Personal. Kasi He's a covenant God. No? Lagi po siyang nagbibigay ng kasunduan, pangako. No? Yan po katangian ng Diyos. Hindi po siya yung Diyos-Diyosan na hindi nakakita, hindi nakakarinig, hindi nakakaramdam. No? Siya po yung Diyos na personal. Na He can communicate. He can feel, He can think, no, He is wise. Yan po ang Diyos natin. Sa Hebrew, YHWH is not pronounced or mentioned by the Israelites because it is holy. So they substituted this with Adonai. Kaya yan. So ngayon, ito maganda mga kapatid. Ito pong personal ng names na Jehovah or Yahweh or Yahuwah ay meron po yung compound form. So meaning, depende po sa ating pong need at aspect ng ating area ng buhay, ay pwede po natin siyang i-address in a compound form. So may mga iba't iba pong compound names of Jehovah. Ito na po yung usually kinakabisado ng mga Christians. And this is very important. Why? Because we know na kapag alam po natin ito, mas nabibigyan po natin ng
you know, meaning yung ating prayers, yung ating worship sa Panginoon, pagkakilala natin sa Kanya, depending on the situation that we are actually experiencing. Now, compound names of God. The first is Jehovah Elohim. Jehovah Elohim. Lord God po ibig sabihin yan. Lord God. And then we have also Jehovah Jireh. No? Jehovah Jireh. Ito naman po, madalas natin ginagamit, the Lord will provide. So yung pangangailangan po natin, resources po natin. But basically, no, alam po natin nagpo-provide ang Panginoon, pero sa context po ng pagkakabanggit dyan sa Genesis 22:14, di ba yan po yung istorya ni Abraham, tapos nabanggit the Lord will provide. Ang pinaka-greatest provision po ay yung ram. Diba? Sino po yung sinisimbolize ng ram? Si Jesus po, na pinrovide ng Diyos Ama para tayo iligtas. The Lord will provide for our salvation. But of course, another meaning of this name of God is also providing sa lahat ng pangangailangan natin, whether areas ng buhay natin, financially, physically, no, emotionally, no, lahat po ng klase, spiritual, kaya po mag-provide ng Diyos para sa atin. Pero the greatest provision of our life is the Lord Jesus Christ. And then Jehovah Rapha, no, so po, the Lord who heals. No, siya po yung Diyos na nagpapagaling. Kung tayo ay may mga sakit, no, our greatest physician is God. Our greatest healer ay ang Panginoon. So yan, usually pinagpe-pray natin kapag may sakit ang tao, ito yung ina-address natin pangalan sa Diyos. Next is Jehovah Nisi. The Lord is my banner because He is our victory. Another term for banner is the Lord is my victory. Meaning lahat ng bagay na pagtagumpayan na ng Diyos. We just only need to trust Him. The battle is the Lord's. We just only need to trust Him, to have confidence with Him. Because alam natin na kung pagtitiwalaan natin ng Diyos, susundin natin yung mga instructions niya, everything, no, ay na-overcome niya na at napagtagumpayan niya na. Because God is a God of victory and He has overcome, no, lahat ng bagay para sa atin. So the Lord is our banner. Kaya kung kayo po, ay meron po kayong mga discouragement sa buhay na feeling nyo talo na kayo, no, don't say that, don't claim that, because if you are a believer of Christ, no, follower of Christ, then we need to claim na siya po ang ating Jehovah Nisi. Next name po, ayan, is Jehovah Shalom. Ayan. Ang meaning naman po nito is the Lord our peace. Ang tunay na kapayapaan po natin isang Panginoon. Kaya without God, there is no true peace. Without relationship with God, there is no true peace. Kaya kung meron din po tayong mga pagkakataon sa buhay natin na alam natin that we have this what we call troubles, no? Anxiety ng ating buhay, mga loneliness natin, yung mga bumabagabag po sa ating kalooban, even in our outside surroundings, lalo na po panahon ngayon ng crisis, there is no peace. But if you have relationship with God, no, ating pong Panginoon, then you can address Him as Jehovah Shalom, the Lord, our peace. Siya po ang tunay na kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Next is Jehovah Ra'ah. The Lord is my shepherd. We need to follow our shepherd for us to safely go sa destination natin, and He will also lead us into the green pasture. Kaya po, ang pinakamaganda dyan is yung Psalm 23:1, di ba? The Lord is my shepherd, I shall not want. Guidance po, no? We need direction, guidance, safety, no, security, no, yung lahat po ng comfort, no, even protection, andyan po yung Jehovah Ra'ah natin, Ra'ah, na kung saan binabantayan tayo. Ang chief shepherd po natin, ang good shepherd po natin, ang great shepherd po natin, the bishop of our soul, ay walang iba po kundi ang Panginoon. Kaya po siya yung Jehovah Ra'ah. Next is Jehovah Tsidkenu. Tsidkenu po, ang meaning po niyan is the Lord our righteousness. Of course, sa atin po, lahat tayo makasalanan, lahat tayo may mga karumihan, lahat tayo ay hindi matuwid sa harapan ng Panginoon. But because of Jesus Christ our Lord, no, siya po yung naging righteousness natin. Inako niya po lahat ng mga kasalanan natin so that anyone who will believe sa Kanya will not perish but have everlasting life. Magkakaroon po ng justification, mapapawalang sala ka, and you will also bear the righteousness that comes from Christ. Kaya po tayo naging karapat dapat sa mata ng Panginoon because of the Lord Jesus Christ. Siya po yung nagbigay sa atin ng righteousness
kung hindi na po inimpute ang kasalanan sa atin at hindi na po tayo mapapahamak sa impyerno, pero ano naman po ang inimpute niya sa atin nung siya po ay nabuhay na maguli, namatay sa krus ng Kalbaryo, ayan po yung righteousness niya na kung saan tinanggap natin para maging karapat dapat po tayo sa harapan ng Diyos. And then Jehovah Shammah, no? Jehovah Shammah. Ang meaning po nito is, of course, the Lord is there, or sa Tagalog, kasama natin ang Diyos. Diba? Kaya nga po, kapag kayo, feeling nyo nag-iisa kayo, feeling nyo wala kayong kasama, or feeling nyo ay mapapahamak kayo, don't worry. Dahil kahit sabi ng Bible, kahit kayo dumaan sa apoy, di kayo masusunog. Kahit kayo dumaan sa ilog, di kayo malulunod. Dahil kasama natin ang Diyos. The Lord is there. Napakasarap po sumamba sa Panginoon at mag-pray, di ba? Napakasarap po na araw-araw ay tinangawakan natin yung bawat pangalan ng Diyos. Dahil alam natin na napupulfill niya ang lahat ng pangangailangan natin ayon sa kanyang kakayanan. Dahil ang Diyos po, lahat po yan eh. Kaya niyang ipulfill. Sufficient po ang Diyos. And next is Jehovah Makadeshkem. Medyo mahirap-hirap pong salita, pero ang ibig sabihin po niyan is the Lord who sanctifies. Yes, we know that kahit tayo po ay mga Kristiyano na, we still have the tendency, no, na mahulog sa kasalanan, makagawa ng mga pagkakamali. But thank God because He is the one who can sanctify us from time to time. Mula sa ating mga kasalanan, if we go to repentance sa Kanya, isi tayo sa mga kasalanan natin, and we trust Him, His holiness, no, He will be able to sanctify us. Lilinisin niya tayo sa lahat ng ating mga karumihan. And then Jehovah El Mola, no, or El Gumola, no, the Lord God of Recompense. Siya po yung Diyos na palaging merong dalawang klase ng recompense. It's either the reward para sa mga taong sumunod sa Kanya, or the penalty or the judgment, punishment para po sa mga sumusuway sa Kanya. Kaya po ang Diyos, He can reward those who will follow Him, and He can punish naman those who will disobey Him. Kaya po recompense, Jehovah El Mola. Next is Jehovah Naki, no? Siya naman po yung the Lord who strikes, the Lord who corrects, the Lord who rebukes, no? The Lord who strikes, no? Kaya niya rin pong tumapos ng buhay. O, ganyan po katindi ang Diyos. Hindi po porkit mapagmahal siya, no, ay wala po siyang judgment, wala po siyang correction, wala po siyang punishment. The Lord who strikes. He can strike, kagaya po ng ginawa niya sa Pharaoh, no? Nung Ezekiel po to, no, pasensya na po, Jesek po yung nakalagay. Ezekiel po yan, no, siya po yung may kakayanan na mag-correct po sa bawat mga tao. Kaya nga po, tayo pag nagkakasala, no, expect po natin, if God is loving us, no, of course, mahal niya tayo, He will also correct us. He will also strike us. Pero may mga pagkakataon po na pag in-strike niya, ang isang bayan, ang isang tao, no, that will serve as the punishment dahil po sa mga kasalanan. So, ayun po. Ayan, ha. Ito po, hindi po yan Ezekiel. Okay? So, I think ito naman po yung mga other forms po, no? Nakakauna, Elohim, Adonai, Jehovah. Ito naman po is the meaning po ng Hatur. Hatur, no? It means rock. It signifies the immutability of God, meaning hindi siya nagbabago kahapon, ngayon, at magpakailanman. Stable po ang Diyos, firm ang Diyos. Siya ang ating firm foundation. Jesus is the rock of our salvation. No? Jesus is the rock of all ages. Matibay na bato na kung saan kahit dumaan ng bagyo ay hindi magigiba. Kaya dapat yan po ang foundation natin because alam natin that Jesus is our firm foundation. And lastly, ito naman po mga New Testament terms or names of God. Huh? Sa New Testament, yung God po, hindi Elohim ang pagkagamit, kundi Theos. Sa New Testament, yung Lord naman, ang pagkakagamit ay Kurios or Kurios. Yung Father naman po pagkakagamit ay dalawang way, no? Pagka general, Pater, no? Pagka yung closer o yung more intimate, Abba. Abba. Although Abba is also used, no, sa Aramaic, but the term na ginamit po dito ay Abba. Pero yung the rest, Greek word, Theos, Kurios, saka po Pater, Greek words po yan. Kasi ang original language po ng New Testament ay Greek.
may mga ilang pong Aramaic na ginamit ang Panginoon, kagaya ng Abba, Abba Father. So ayun po, no? I hope I've given you some ideas, a very short principle po about po sa pangalan ng Diyos. And that's it, mga kapatid. Ito po yung lessons natin about sa the names of God. So ano pong purpose? Bakit kailangan natin kilalangin ng pangalan niya? Para mas lalo natin pagkatiwalaan siya. Sabi po ng Psalms 19, di ba? Those who know the name of the Lord, no? They will put their trust in Him. Kaya po, the more nakilala natin ng Panginoon, the more na mas confident tayo na kaya niyang punan ang lahat ng ating mga pangarap. So marami pong salamat mga kapatid, at alam ko na ang bawat isa ay patuloy na natututo ng salita ng Diyos, at the more natututo tayo, the more na nakikita po natin ang kahalagaan ng pananampalataya sa Diyos, pagkilala sa Diyos, no? At higit sa lahat, yung ating pong pagtitiwala at pagsamba sa Kanya. Atin pong palakpakan ng Panginoon. So sa lahat po ng mga blessed, pwede po kayong mag-react virtually, no? Pwede po kayong mag-heart, no? Mag-like, no? Para po ma-express nyo po yung inyong kasiyahan, kagalakan sa pagtatuto sa salita ng Diyos. Ayan po. So may mga comment po tayo ngayon. So we'll just be recognizing po lahat po ng mga nagbumati ngayon, no? Magandang hapon po sa inyo. And malaking pagpapala po na kayo po ay makasama dito po sa ating pong Learn Theology session. So muli po mga kapatid, ay nagpapasalamat ako sa lahat ng mga dumalo ngayon at mga nanood, no? At mga sumama po para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa ating programang Learn Theology. I just give some announcement once again, no? Every Saturday po, no? Ay napapanood po tayo via Facebook Live dito po sa ating official page, Facebook pages, na makikita nyo po yung mga details sa ating pong screen, no? Sa Sendalight, San Pedro, Laguna, at sa Life in Jesus Evangelistic Mission Church International. Maraming salamat po sa Life in Jesus for always catering us, no? Accommodating po itong ating programa para po ma-produce natin online every Saturday. 3 o'clock po. Sana po magpatuloy po kayo, wag po kayong makakamiss po ng mga lessons po natin. As much as possible, subaybayan nyo po para mas lalo pong mag-dig deeper at mas lumalim, ma-develop ang inyong spiritual understanding sa salita ng Diyos. So with that, I will be closing in prayer, at atin po tatapusin na itong ating online session ngayong hapon na to. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, salamat po muli sa pagkakataong ito na muli mo kaming sinamahan at pinagpala ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa araw na to, natutunan po namin ang names of God. Mga pangalan mo na kung saan magpapaalala sa amin na tunay na tapat ka sa aming buhay, na kaya mong gawin ang lahat ng mga pangangailangan namin ayon, Panginoong Diyos, sa iyong mga kakayanan. At dahil dito, Panginoong Diyos, lalo kaming magpupuri at sasamba sa iyo. At dahil, Panginoon, lalo po kami natututo mula sa pagkakakilanlan namin sa iyo, ay lalo ka namin pagkakatiwalaan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng mga nanood ngayon, mga nakinig, mga kapwa Kristiyano, mga bago pa lamang na pumapasok, Panginoon, sa pananampalataya. Kayo po, Panginoong Diyos, ang magbigay sa amin ng lalo pang interes, lalo pang pagnanasa, lalo pang paglago, Panginoon, para lalo pa po kami lumapit, Panginoong Diyos, sa aming relasyon sa iyo, at tumibay kami sa anumang agos ng buhay, anumang mga pagsubok ang aming pagdaanan, ay dala-dala namin pagtitiwala sa iyong pangalan. Maraming pong salamat. Pagpalain mo rin po ang Life in Jesus, Radio Online, and also ang Send the Light Ministry. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So, tinupuri, sinasamba ko ang Panginoon dahil ang bawat isa sa atin ay patuloy na tapat na naglilingkod sa Kanya kahit po sa ganitong klase ng very challenging time. Maraming salamat po mga kapatid. Hanggang sa susunod na Sabado, ito po ang inyong lingkod, Pastor Dan Lopez. Magandang hapon sa inyong lahat. Let me say this once again. There is life in Jesus. Thank you very much. God bless. A blessed day to everyone. This is Pastor Dan Lopez of Send the Light Ministries. And I would like to invite you to our new online program entitled
learn theology. If you want to understand more about the fundamental Christian doctrines and be equipped for a more effective Christian witnessing, join me in studying the Bible every Saturday at 3 o'clock in the afternoon via Facebook Live here at the official Facebook pages of Candlelight Ministries San Pedro Laguna and of Light in Jesus Evangelistic Mission Church International. This program will be aired and produced by the Light in Jesus EMCI online radio program. Thank you very much. See you and God bless. I'm stronger every day.